Ang India ay nagpahayag na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang offer ng mga helicopters para sa Pilipinas. Ang mga helicopter nga pong ito, mga idol, ay para sa Philippine Coast Guard. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang India, mga idol, ay nagsabi na tuloy na tuloy pa rin ang kanilang offer sa pagbibenta ng kanilang Dhruv MK3 helicopters para sa Philippine Coast Guard. 7 units nga po ng ganitong klaseng helicopter ang in-offer ng kanilang bansa sa Pilipinas. Sa ngayon nga po, mga idol, ay hindi pa malinaw kung mga helicopter nga pong ito ay pupondohan ng kanilang bansa base nga po sa dokumento ng NEDA. Dahil sa proyekto nga pong ito ay 7 helicopters ang in-offer ng India sa Philippine Coast Guard, kung saan ang presyo nito ay nagtaas na simula sa 5.9 billion pesos ay naging 9.49 billion pesos na. Ang Hindustan Aeronautics LTD at Indian Government ay talagang desidido na itulak ang Dhruv MK3 helicopter para sa Philippine Coast Guard. Dumating pa nga po sa punto na ang dating Philippine Coast Guard Commandant Admiral Abu ay nagkaroon ng tour sa HAL facilities sa India. Pinayagan nga rin pong makasakay at makalipad si Admiral Abu sa helicopter na ito. Base nga po sa mga impormasyon, mga idol, ay hindi nga po natin masasabi na ang helicopter na ito ay isang matibay o reliable na helicopter kung ikukumpara sa ibang helicopter sa merkado. Ngunit isang magandang option na nga po ito para sa ating bansa dahil mura ang mga helicopter na ito at brand new pa. Ang isa pa nga pong kalaban ng helicopter na ito na posibleng bilhin din ng Philippine Coast Guard ay ang Subaru Bell 412 EPX. Ang Philippine Coast Guard ay nakikipag-usap sa Japan upang mag-provide ng loans sa acquisition ng 7 Subaru Bell 412 EPX helicopters. Ang mga helicopter nga pong ito ay equivalent ng Dhruv MK3 ng India. Ang dalawang helicopter nga pong ito ay halos magkapareho ng size at capability, kaya't sila ang mahigpit na magkatunggali. At kung sakasakali ang Subaru Bell 412 EPX ang mapili ng Philippine Coast Guard, ay tinitignan pa rin ng Philippine Coast Guard na bumili ng mga Indian-made patrol vessels. At kung hindi man nga po ito matuloy, ay pwede rin ang HAL Dornier 228NG patrol aircraft. Ang HAL Dhruv helicopter, mga idol, ay isang utility helicopter na dinisenyo at dinevelop ng Hindustan Aeronautics Limited noong November 1984. Ang helicopter nga pong ito ay unang lumipad noong 1992, habang ang development naman ito ay napahaba dahil sa iba't ibang factors tulad ng Indian Army's requirement para sa design changes, budget restrictions, at sanctions na ipinataw sa India noong 1998. Ang helicopter na ito, mga idol, ay na-introduce noong March 2002 at sinimulan nga po itong i-produce noong 1992 hanggang sa kasalukuyan, at meron na nga pong mahigit sa 330 units ang mga naggawang ganito. Ang mga current military operators nito ay ang India, Israel, Maldives, Mauritius, at Nepal. Former operator naman ang Ecuador, habang civilian operators ang India, Turkey, at Peru. Ang helicopter nito, mga idol, ay pinapalipad ng dalawang piloto. May haba nga po itong 15.87 meters, width na 3.15 meters, height na 4.98 meters, at capacity para sa 12 pasahero. Ang gross weight nga po nito, mga idol, ay 4,445 kilograms at maximum takeoff weight naman ay 5,800 kilograms. Ang power plant naman nito, mga idol, ay dalawang HAL 1H turboshaft engine. Para naman sa performance, ang helicopter nito ay may cruise speed na 250 kilometers per hour, maximum speed na 291 kilometers per hour, range na 630 kilometers, at endurance na 3 hours and 42 minutes. Mga idol, isang magandang offer na nga po ito para sa Philippine Coast Guard dahil mga mura at brand new ang mga helicopter na ito. Isa pa ay kaalyadong bansa ng Pilipinas ang India, kaya't siguradong hindi tayo mapapahamak sa proyektong ito. Kayo, mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon, mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo, mga idol!